Hi everyone, good afternoon. Welcome back to my channel again. Nandito naman si Hapon Hello para mag-share na naman sa inyo tungkol sa natutunan ko about sa Japanese language. So, ngayong araw na to, yung topic natin ngayon guys is about sa sarili mo. How to introduce yourself in Japanese or paano ipakilala yung sarili mo sa wikang Hapon. So, bago yan, sa gustong matuto or sa interesado sa Japanese language, so, please keep in watching until the end this video. At saka sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe my channel and don't forget to touch the notification bell para ma-update kayo sa mga video kong i-upload. At by the way, this channel is about the Japanese lessons I will share to you. Also, anong buhay ko dito sa tinitirhan ko ngayon, no? At saka sa paano gumawa ng Japanese sashimi, no? Ano ba mga ito? So, bago yan, gusto ko muna i-share sa inyo yung konti kong natutunan about sa Japanese language. Kasi baka yung iba dyan gustong matuto ng Japanese language at saka baka gustong pumunta ng Japan. Pero bago kayo pumunta ng Japan guys, alam nyo na ano ang mga importanteng dalhin para bago ka pumunta dito, no? Ano bang mga importante, no? Number one is Japanese language. Kasi yung Japanese language talaga guys is very important, no? Sa Japan. Kasi lalo na mag-apply ka ng trabaho, tapos may trabaho ka, yung mga conversation sa pang-araw-araw nyo is Nihongo. Walang English or walang Tagalog, walang Bisaya, no? Kahit ano, Japanese lang, no? Kaya guys, yung natutunan ko, isi-share ko sa inyo, no? Para naman, baka mayroon kayong makukuha na idea about sa Japanese language, no? By the way, our topic today, it's about the sarili mo, no? Or how to introduce yourself in Japanese. Or paano ipakilala yung sarili mo sa wikang Hapon, no? Ano ba may ito, no? So, let us start our topic today. So, let us go first in number one is nice to meet you. So, ano bang ibig sabihin ng nice to meet you in Japanese? Nice to meet you means is hajimemashite. So ito yung ano guys, ito yung sarili, how to introduce yourself in Japanese. Naisulat ko na sa maliit kong whiteboard, no? So, sa gustong matuto dyan, screenshot nyo na lang sa gustong matuto or mag-comment below lang kayo para mabigyan ko kayo ng another copy, no? Or sa hindi na maliwanagan sa pag-discuss ko, no? So, pwede kayong mag-comment below, no? Sa video na to, no? Then, so basahin ko, hajimemashite means is nice to meet you. Then, second, number two is, watashi no namae wa Chan desu. So, my name is Chan. So, yung nakapalagay na pangalan dyan is example lang yan, ha? Yan ang pangalan ko, Chan, no? Shortcut name, no? Chan. Then, halimbawa, yung pangalan nyo, Karen or Jarko. So, you can use, watashi no namae wa Jarko desu or watashi no namae wa Karen desu. Then, number three, you can see, next is yoroshiku onegaishimasu. So meaning please be nice to me or please treat me well or please be kind to me, no? And then four is watashi wa sanjousai desu. So meaning is I'm 30 years old, no? Watashi wa Sanjousai desu, no? I'm 30 years old. Then number 5 is watashi wa Philippines kara kimashita. So meaning I'm from Philippines, no? And then or watashi wa Philippines sushin desu, no? Yan ang meaning, no? Then number 6 is watashi no shumi wa iga kanshu desu.
So, meaning is, my hobby is watching movie, no? And then, number 7 is, ikagetsu mai ni nihonetsu sako shimashita. So, I arrived here in Japan 1 month ago. So, yan ang ibig sabihin ng how to introduce yourself, no? In Japanese, no? So, ulitin ko, sa gustong matuto, screenshot lang kayo sa gustong matuto nito or mag-comment below lang kayo sa hindi pa na ano na maliwanagan sa pag-discuss ko sa about nito, no? Okay, slow ko muna. Yan guys. Yan, no? So, guys, yeah, hanggang dyan mo lang muna, yan ang topic natin ngayong araw na to. At sana, meron kayong nakukuha or kunting natutunan sa video na ito. At sa hindi na naliwanagan sa video na ito, pwede kayo mag-comment sa video na ito at saka pwede kayong maghingi ng another copy, no? about sa topic natin ngayon, no? Pwede ko isulat sa papel at saka i-screenshot or i-picturean tapos i-send sa inyo, no? Or i-comment, i-reply sa comment niyo, no? So kaya guys, ulitin ko, sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, please subscribe my channel and don't forget to touch the notification bell para ma-update kayo sa mga video kong i-upload. At saka maraming salamat sa mga nanonood at sana panoorin niyo ulit yung mga video kong next upload at saka yung una kong mga video na in-upload about sa Japanese language, no? Please panoorin niyo yung lesson 1 at saka lesson number 2, number 3 at ngayon, lesson number 4, no? Ulitin ko, maraming salamat po. Sana mayroon kayong natutunan. God bless us all. Bye-bye.